bilang bago ko tawagin siguro ating kapatid, Brother Ruel, dahil lahat ay tumayo. At pantayin natin lang yung chorus ng I Feel the Pull. Chorus lang ko. Christian Fellowship. Amen. So if you're a Christian, you call yourself a Christian, welcome kayo sa fellowship na ito. Amen. Amen. And we want to thank the Lord, especially sa ministry ni Brother Mario, na nagdalaw tayo dito sa BCCF. Talagang blessed ang BCCF. Amen. Amen. Kailan tayo nagkaroon ng bisita galing sa Arizona? Okay. Yeah. Praise the Lord. At in-extend ko rin yung invitation ko sa pastor niya. Kasi they've been communicating at pinapakita ni Sister Josephine ang mga picture natin dito kung gano'n tayo pasama, kasaya. Sabihin ko sana gano'n tayo kaingay. At pinabati niya kayong lahat. Amen. Kaya next step ko rin ang invitation ko sa kanya. Sana mag-isipin niya rin tayo dito. Amen. God bless you all. Amen. Meron tayong apat na kapatiran galing to sa church ni Brother Raul. I understand. Kasama natin ngayon. Welcome kayong lahat. At kanina si Sister Perla at si Sister Lani. Ay, nagkaroon po kami ng revival dito. Tatlo lang po kami dito. Kasi binuksan ni Lord ang salita niya sa amin kanina. Thank you to pray for our Sister Perla, Sister Lani, dahil Sister Lani pala kapitbahay namin sa Taytay.
Amen. Kaya, I'm sure pag-uwi niya ay makaka-fellowship namin siya. Si Sister Perla po ay merong 20 tinuturuan. Kasi pastora siya eh. Sa 20 yung tinuturuan niya, at sabi ko sa kanya, pag-pray natin na sana Lord willing sa hapon, wala naman tayong service sa hapon next Sunday, ay makapag-aya ka dito kahit dalawa, kahit tatlong ng mga tinuturuan mo, ayain mo dito. At kung ano yung tinuro ko sa inyo ngayon, ay tuturo natin sa kanila. Yes. Amen. Maniniwala ako na bubuksan ni Lord ang kanilang understanding. Amen. Paano binuksan niya ang understanding natin. Amen. So, may God bless you, Sister Perla. At talagang ibang Panginoon kumilos eh. Ang unang tumanggap ay yung asawa ni Sister Perla dun sa inyong lugar ninyo, sa Ipugao. Can you imagine? Sa Ipugao. At purihin ng Panginoon. At nang bumalik siya dun sa kanila, ang ayon sa patotoo niya, nagulat siya kasi alam niya naman Kristiyano yung asawa niya sa mga anak niya eh. Pero sabi niya, may transformation na nangyari. Hindi ko alam kung bakit nangyari. Amen! Amen! Nalang una siguro, pasaway yung mga anak niya at tinuturuan niya, siyempre pastora siya. Eh, nung pagbalik niya, parang siya nang tinuturuan. Praise the Lord! Amen! But we're gonna be praying na magamit si Sister Perla. Hindi lang sa pamilya niya at sa mga tinuturuan niya, pero lahat ng mga taong that would get in contact with her, sana ay mabahagi na ng liwanag na natanggap natin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Tuturin lang hanggang tayo, magpa-Bible study tayo ngayon. Okay lang ba yun? Bible study tayo. At I'm sure, narinig na rin ng iba sa inyo ang tungkol dito sa subject natin. Pero uulitin ko lang, para review na rin ito sa mga dating believers. At may mga bago tayong kasama ngayon. At ito yung introduction, magandang introduction nito sa kanila. Amen. Because we're going to talk about our theophany. Amen. Our theophany. Our glorious body. We go to our scripture, 2 Corinthians chapter 5, verse 1 and 2. For we know that if our earthly house of this tabernacle be dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. These are the words of the Lord. Sana pagpalain tayo ng Panginoon sa pag-aaral natin. Nakaupo niyo na yung lahat. Amen. Ako palang i-announce din yung pagbisita sa atin ni Brother George Quinn. Si Brother George Quinn ay isang pastor galing sa Donegal, Ireland. At bibisita siya dito sa BCCF. Yes! Amen! Spoiled talagang BCCF eh. Thank you, Lord! Maraming nag-i-invite yung Brother George Quinn, pero hindi siya makapunta. Pero minsan mo lang siya inaya dito. At actually, last time ay nag-attempt na siya magpunta dito, pero hindi natuloy. Nagkasakit siya. Pero this time, ay tuloy na sa March 10. Wow, malapit na. Malapit na yan. Isang buwan na lang. March 10 ay pupunta rito si Brother George Quinn. At na-meet ko siya sa North Carolina. At ang Ireland ay isang bansa na hanggang ngayon ay nag-aaway pa din ng mga Katoliko at Protestante. Ano ba balitaan ninyo? Papataya yung mga Katoliko at Protestante. Nakakahiya. Pero yung nangyayari ito sa Ireland, at siguro makakarinig tayo ng patotoo mula sa kanya kung paano siya naakay tungo sa katotohanan ng mensahe sa panahon. At bukod doon, siguro gusto rin niyang bumisita sa Shenzhen. Sa may church tayo dyan, Chinese church.
at gusto niya maka-fellowship ang mga kapatiran natin sina Joseph Wu at si Sister Lenny. At kasi dating nagpastor si Baron Joseph dyan sa Shenzhen, at ngayon ay meron pa rin naman silang access doon, kaya gusto niya makapisita at makamit ng mga believers dito sa Hong Kong and China area. Okay? Ganoon din, next time ko rin ang invitation ko sa inyong lahat sa aming church anniversary this coming March 17. March 10 darating si Brother George Quinn. March 17, punta naman kayo sa Tay Tay. Kailan mo pa masahin? Masaya kami because this is going to be our 40th church anniversary. Can you imagine, isang generation ng aming believers. Kaya ang theme namin sa aming church anniversary ay Joshua Generation. Joshua Generation. Kasi si Moses ang nangaral sa kanila, sa bayan ng Israel. Si Moses ang nagturo sa kanila na may lupang pangako. Pero si Moses hindi nakarating doon sa lupang pangako. Si Joshua ang nag-lead sa bayan ng Israel papunta doon sa Promised Land. Kaya yung mga matatanda ay namatay sa wilderness, matatanda mga believers, at yung mga bata, 25 and below, sila ang nakapasok doon sa Canaan. Doon sa original na 2,000 na lumabas sa Egypt, na dalawa lang ang nakapasok sa Promised Land. Si Joshua at saka si Caleb. Yes. Note the initials, si J at saka si C. Jesus Christ. Amen. Only those that are in Christ, in Jesus Christ, will be able to cross over. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So, part tayo nun lahat ng Joshua generation. Amen. Kasi may nauna sa atin, yung first generation ng mga preachers, mga believers ng message ay nangamatay na. Ang dami nang namatay, no, Brother Mario? At hanggang sa Amerika ay mga kaibigan namin na matatanda na kasabay ni Brother Mario, may namamatay na. Sina Brother Perry Green, sina Brother Lee Bale, ang mga pillars ng message sa Amerika ay namamatay ng lahat. At ngayon ay meron ng bagong generation. So hindi dumating ang Panginoon noong panahon nila. Siguro sa panahon natin darating. Amen. Amen. Tayo ang makatawid sa Promised Land. Amen. Tayo ang tayo ang mabibihis sa ating bagong katawan. Purihin ang Panginoon. Invited kayong lahat sa isang eternal youth camp. Amen. Amen. Kasi wala nang matanda doon, lahat tayo bata doon. And it's going to last for all eternity. Amen. Amen, Lord God. Okay? Ano pa ba? Sa May, Lord willing, ay babalik kami ni Sister Chichi dito. Mag-ibot na kami. At purihin ng Panginoon na nakasama natin yung aming techie man dun sa Taytay. Siya po yung techie man namin kasi siya yung nag-stream. Kontra-kontra ako sa streaming. Sabi ko, ayoko ng streaming. Tuturuan lang natin maging tamad yung mga churchgoer natin. Kasi imbis na mapunta siya sa church, nandun na lang sa kwarto nakapajama. Nandun na lang sa kwarto nakapajama at nag-streaming. Sabi ko, ayoko niyan. Pero, dahil sa streaming, ay na-strengthen ang kapatiran natin dito sa Hong Kong. Yes, amen. At marami pang nanonood in other parts of the world. Hindi ko na-imagine na maaabot natin yung mga taong iyon sa iba't ibang lugar, sa ibang mundo, at bahagi ng mundo. Sa Middle East, sa Europe, sa Amerika, sa Canada, at sa iba pang lugar through streaming natin sa Facebook. Amen. Salamat, Brother Luke. Nakabusy na rin ako sa bakas.
Amen. At kasama niya rin si Sister Gemma. At for the first time si Brother Joel ay nandito ngayon. At masigla na ating kantahan, hindi ba? Yes! Inahiram namin yung aming song leader sa inyo. Alam ko na dito yung asawa niya, pero sa amin yan eh. So, we're very happy na pinigyan tayo ng special na panahon ng pagsasama-sama. Tawag natin dito ay camp meeting. Chinese New Year camp meeting. At ito ang last day ng ating camp meeting. At napakaganda ng service natin kanina, hindi ba? Yes! Nakarelate ba kayo dun sa journey ng mag-asawang yes. Mario at Josephine? Bagong sakta sa Amerika, walang trabaho, walang pera, walang kakilala, di ba? Ganyan tayo lahat dito nag-umpisa, di ba? Oh, pero purihin ng Panginoon. Ngayon, malaki ng pamilya natin. Amen. Kahit saan tayo magpunta, meron tayong kapamilya. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay, thank you, Brother Mario and Sister Josephine for coming. Please visit us again. Amen. Sabi ng mga Amerikano ay, kalimutan ko yung sinasabi nila. Basta, sabi nila, huwag yung tatagalan, hurry back yun. Hurry back. Huwag yung tatagalan na hindi nyo kami binibisita rito. Because you're such a wonderful blessing. May God bless you. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Pag-pray nyo rin yung aming biyahe sa Bangkok. I-invite nila ako sa pagpunta sa Bangkok. Kami ni Sister Chichi. Kasi meron mga friends sila ron na gusto nilang share namin message. Lord willing, ini-mister expo seminar namin ang mga Pilipinong nasa Thailand. Actually, hindi lang Pilipino, kundi mixed yung kanyang congregation. Isa siyang Baptist minister na kaibigan ni Brother Mario na gusto namin share ng message. Okay? Pag-pray ninyo ang lakad namin sa Bangkok, Thailand. Amen. Lalo na yung kalusugan namin kasi ang palita namin ay sumusuka doon ng dugo. Muluha ng dugo yung mga taga-Thailand dahil meron daw virus doon na kumakalat. Nakakatakot. No? Pero sabi nga ni Barber, kung sinubukan ng Diyos saan mang lugar, that place will be the safest place. Amen! Right. Amen! Na naniniwala tayo na sa atin ang proteksyon ng ating Panginoon. Okay, punta na tayo sa ating subject, ang theophany. Dito sa 2 Corinthians, patensya na kayo, ganyan lang talaga kalaki. Nababasa niyo ba sa likod? Yes. Okay. Sabi dito, the same po, alam natin, we know by revelation, we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Sa una, iisipin nyo na ang pinag-uusapan dito ay literal na bahay na tinawag ding tabernacle. Kasi ang tabernacle ay isang temporary dwelling place. Temporary lang. Pero ang tinutukoy dito ni St. Paul ay hindi literal na building. Sabi, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in heavens. For in this, we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. So dito, unti-unting lumilinaw na ngayon meron tayong house na tinatawag. Meron tayong bahay. Ang bahay na tinutukoy ni St. Paul ay ang ating katawang lupa. Ito ngayon ang tirahan ng ating kaluluwa. Kasi ang tunay na tayo ay hindi itong katawan. Ang tunay na tayo ay ang ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng bahay. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng ating physical na bahay. So, ito ngayon ang ating bahay. So, pag sinabi nating bahay, pinag-usapan natin itong earthly house at tabernacle,
naiintindihan nyo na ngayon na ito hindi tungtukoy sa physical na building na kagaya nitong flood natin, ano? Kundi itong physical na katawan natin. Do you understand that? Are you with me? Yeah. Okay. So next slide. A house Paul was referring to is actually a body, a dwelling place. Sa Greek lexicon, ang ginamit na salita dito ay oikiterion, meaning a house or a habitation. Sabi dito, a dwelling place, a habitation, speaks of the body as a dwelling place or for the spirit. Therefore, it speaks of the theophany. Ang theophany is a theological term ito. At ito ay galing sa dalawang salita, theo and panes. Theo meaning God, and panes is form. At theophany, pag pinagsama niyo yung dalawang salita na yan, it means the form of God or the body of God. Okay? Ang tabernacle na pinag-usapan natin dito ay ang tahanan ng kaluluwa. It's a dwelling place of the soul. Next slide. Yeah. Skenos, ang ginamit pang isang salita dito, na ang ibig sabihin ay tabernacle. A tabernacle or a tent, which speaks of the human body in which the soul dwells as in a tent, which is taken down at death. Pagka nagkakampo tayo, nag-stay tayo sa outdoors, mga bundok, ay gumagamit tayo ng tent. Para meron tayong temporary shelter. Pag gumamit kayo ng tent, hindi naman kayo ito titire. Di ba? Walang number yung tent nyo. Walang address. Kasi temporary dwelling place lang yon. Habang nandun lang kayo sa bundok. Kaya itong katawan na ito ay temporary dwelling place lang to habang nandito lang tayo sa mundo. Amen. Can you say amen? Amen. Meron tayong lilipatang bagong katawan ayon sa binasa natin scripture sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Sabi, kapag ka nag-iba na daw o naagnas ang ating katawang lupa na ito, na tinitira ng ating kaluluwa, ay merong lilipatan yung ating kaluluwa ng bagong katawan. Sabi, ito ay hindi gawa ng kamay ng tao. Walang kinalaman ng tao. Walang kinalaman ang sex dito. Kaya tayo may katawan dahil sa sex. Diba? Nagkaroon ng sexual copulation ang ating mga magulang at nabuo tayo sa sinabukunan ng nanay natin. At doon nabuo ang ating kasalukuyang katawan. Pero ang katawang ito ay punong-puno ng pagdurusa. Matter of fact, ang tawag ni Brother Bam sa katawang ito ay pest house. Alam ni Sister Josephine ay sabihin ng pest house. No? Ang araw kasi, kapag ka may anong tawag dito? Merong peste na dumarating. Yung black pest kung nare-recall ninyo nung araw, nangyari sa Europe na namamatay yung mga tao, tumitimbang na lang sila basta, hindi na naman dahilan. Yung pala ay isang klase yun ng plague. No? At hindi alam kung anong sakit, kaya hindi rin alam kung ano ang gamot. Therefore, ang ginagawa nila, nilalagay na lang nila yung mga taong may sakit ng ganito sa isang pest house. Hanggang sa doon na lang sila namamatay. Para huwag na lang makahawa, yun ang sabihin nun. So therefore, itong katawan natin ito, ang tawag pala dito ay pest house. Lahat ng klase ng sakit na nakakamatay
ay nandito. Natatawa kayo pero totoo yan. Kapag ang tao namatay, seryuhan nyo yung kanyang ataol. Lagay nyo sa ataol na bakal. Kasi weldingan nyo. Seryato, para wala makapasok na kahit anong mikrobyo, kahit anong impurities. No? Pero, yung katawan ng taong yon, uuurin. Yes. Maaagnas, mabubulok. Tanong ko, saan galing yung uod? Galing din mismo dito sa katawan. Kung di nyo alam, yung katawan nyo galing sa lupa yan. Walang pinagkaiba sa lupang tinutungtungan ng inyong mga paha. Ayaw nyo maniwala? Gawin nyo to. Ano lalabas? Ano yung libag? Lupa yan. Oh, it shows na galing kayo sa lupa. Yan ang sabi ng Biblia. Yes. Kinuha ang ating katawan mula sa alabok ng lupa. At ito ngayon ay punong-puno ng mikrobyo. You name it. Dengue, malaria, kahit ano, eczema, lahat ng klase ng mikrobyo nandiyan sa katawan natin. Okay? Kaya, huwag niyo masyadong ginadyos yung mga katawan niyo. Tatawa kayo, pero sa tinga harap kayo sa salamin, di ba? Ano sinasabi niyo? Ang may group picture, di ba? Group picture. Sino una mo tinitignan? Ganun ako talaga? Ako talaga ang pinaka-pogi dito? Inadjust nyo yung katawan nyo. Ang katawan natin, binigay ni Lord sa atin para pakinabangan natin ang lahat ng creation niya din sa ibaba ng lupa. Meron tayong five senses to get in contact sa lahat ng mga bagay na magaganda na ginawa ng Diyos para pakinabangan natin. Yes. Pero hindi dapat dinadyos ang ating mga katawan. Okay. Umagastos ng magkano bayad sa ano? Sa gym? Mr. Chichi? Yung iba, 5,000 bayad sa buwan. 3,000 sa isang buwan. Gaganong-ganong ka lang sa gym. Para ano? Para may pakita mo yung abs mo. Meron din naman kaming abs, diba? Abs. Abs. A big stomach. Oh, magastos kayo sa gluta. Wala. Wala? Wala. Bahit-bahit. Wala po, Pastor. Umami na kayo. Ang gusto ko sabihin, kahit gamin yung pagandahin, yung katawan ninyo, yung mukha ninyo, kahit ano pa ipahid nyo dyan, gumastos kayo ng milyon-milyon para pagandahin yan, uuuring din yan pagdating ng panahon. Yan sabi ng Biblia, kapag ang katawan natin ito ay naagnas, sabi, meron tayong lilipatang bagong katawan ang ginawa ng kamay ng tao, ito ay walang hanggan doon sa kalangitan. Eternal in the heavens. Temporary, tolda lang ito. Okay? Basahin natin ang sinabi ni Brother Branham. Interesado ba kayo marinig ang sinabi ni Brother Branham? Sa message niyang Hebrews, Book of Hebrews chapter 4. Yeah.
Sabi ni Brother Brandon dito, in the beginning, God was a spirit. And all the fountain of goodness and mercy and power, and all the good things of love, God was the center of that fountain. And then the Logos that went out of God in the beginning become what we would call a theophany, a supernatural body. God is just not like the air, but He is in a body. Moses seen Him pass and said it looked like the back part of a man. Tugin mo tayo dito. Ang bukal daw ng buhay, ang Diyos, lahat ng mabuting bagay ay nasa Diyos. Amen. Pero ang Diyos ay hindi katulad ng hangin. At ang Diyos, ang sabi niya, ay nasa isang katawan. Amen. Okay? Ang Amen. Diyos, kinonfine niya ang sarili niya sa isang katawan. Para nang ganoon, hindi nakakalat ang Diyos. Nakakonfine siya, define niya ang sarili niya sa isang katawan. Hallelujah. At ang tawag ni Barubanan dito ay theophany. Dinefine na natin kanina, it means the form of God or the body of God. Tuloy natin ang pagbasa. Next slide. And so forth. And then that same theophany was made flesh and dwelt amongst us. And we beheld Him and the only begotten of the Father, Christ. Yung theophany na yun ay nagkatawang tao at namuhay na kasama natin at nakita natin siya, ang buktong na anak ng Diyos na kung tawagin na walang iba kundi si Kristo. Nasusundan niyo ba ang explanation ni Brother Ben? So ang Diyos ay Espiritu nananahan sa isang theophany. At yung theophany na yon ay naging katawang tao, naging katulad natin, tao. Yeah. At ang tawag sa kanya ay Kristo. Siya yes. Si Kristo. At dinugtungan pa ni Barwell, and now, the Logos that went out of God, which was the Logos, all this begin to form into a body shape. And this body shape was called, in the scholar's teaching, the Logos. The Logos that went out of God. Mula sa Diyos, ang Diyos na hindi ma-define, ay merong lumitaw na Logos. Ang Logos na to, tinawag din iba rin ang theophany. Ang Diyos na walang anyo, nagkaroon ngayon ng anyo. Nasusundan niyo ba ako? Amen. Tuloy pa natin. In other words, a better word for it was a what we call a theophany. So, maliwanag, yung Logos na sinasabi ni Brother Branham, yun din ang theophany. Amen. Yung Logos, doon nakakonfine ang Diyos. Kinonfine ng Diyos ang sarili niya sa Logos na kung tawagin natin ngayon ay theophany. Ang Logos at ang theophany ay iisa. Can you say amen? Amen. The theophany is a human body that's glorified. Not exactly with the flesh and blood like it will be in its glorified stage, but it is in a form of a human body that doesn't eat, neither does it drink, but it's a body that is waiting for us as soon as we leave this one. Now in there, we enter into that body, and that's the kind of body that God wants. May katawan ang Diyos, at sabi ni Brother Branham, ito rin ang klase ng katawan na lilipatan natin kapag naagnas ang ating katawang lupa. Mm-hmm. Are you following me? Amen. Yung katawan ng Diyos at yung katawan natin ay iisa. Amen. Oh my. Yes. Oh my, hallelujah. Tuloy natin. For He said, let us make man in our image, in our likeness. In the beginning was the same. He was that great spirit fountain where all the trueness, all the love, all the peace, and everything that was pure was in this fountain. It began to form a body, a theophany, the kind of body that we go to
not a glorified body, but an angelic body life that has shape and form. Ang sabi ni Brother Branham, panibagong term na naman ginamit niya, angelic body life. Ganito daw ang katawan ng mga anghel. Therefore, naiintindihan na natin unti-unti ang katawan ng Diyos. Ang katawan ng Diyos ay hindi kaiba sa katawan ng anghel at hindi kaiba sa katawang pupuntahan natin pagdating ng panahon. Lilipat tayo mula sa katawang ito tungo sa isang katawang eternal. Isang katawang katulad ng katawan ng anghel at katawan ng Diyos. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, ang katawang ito, hindi kumakain. At, ano pa yung sabi niya? Hindi umiinom, hindi kumakain. Hindi napapagod. Hindi pumapangit. Ay, excited tuloy ako na lumipat na sa katawang ito. Pwede ba ngayon na tayo lumipat? Amen. Hallelujah. Lahat ng nangyayari sa katawang ito, hindi mangyayari sa katawang iyon. Dahil ang katawang iyon ay walang limitasyon. Ang katawang iyon ay eternal. Hindi tumatanda, hindi pumapangit, hindi nagkakasakit, hindi nagugutom, hindi nauuhaw. Puri ng Panginoon. Pero hindi porque hindi nagugutom ay hindi na maaaring kumain. Tayo ngayon kumakain para mabuhay. Pero ang theophany natin ay hindi kailangan kumain para mabuhay. Kaya kumain at hindi, buhay na ang ating theophany. Pero kung maalala nyo, ang Panginoon ay makakasalo natin sa isang last, sa isang supper. Sabi niya, hindi na uli ako titikim ng katas ng ubas at hanggang sa makapiling ko kayo sa karya ng langit. Hindi ba? Amen. Therefore, pagdating natin doon sa wedding supper, kakain pa rin si Lord. Amen. Kakain pa rin tayo. Amen. Yes. Bakit kakain si Lord? Nagugutom ba si Lord? Hindi siya nagugutom. Nandun na siya sa eternal na niyang katawan. Pero kumakain pa rin siya. Bakit? Just for fellowship. Yes. Amen. Diba? Amen. Kami ni Brother Mario, nagkakape kami kahit di naman kami nauuhaw. Just for fellowship. Bakit? Kapi-kapi lang. Just for fellowship. Yes. Para lang may pagharapan, para lang may nag-uusap. Yes. May pagkwentuhan. Nakita niyo ba si Lord at yung mga disciples? Kung hindi nagpipreach si Lord, kumakain. Di ba? Kung wala sa service ang mga disciples, kumakain. Kaya yan ang buhay natin, Brother Manio. Kung wala tayo sa service, kain tayo na kain. Hindi ba? Ang saya eh. Ang saya nung naharap mo yung kapatid mo na kumakain kayo, di ba? Pinagsasaguhan nyo, kahit tuyo lang yung kinakain nyo, ang saya. Basta lang, merong mapagsamahan. Merong dahilan para mag-fellowship. Ay, tinan nyo gusto ko sabihin? Yes! So, bagamat hindi kailangan kumain, pwede pa rin kumain. Just for fellowship. Di ba? Tuloy natin ito. Peter's angel. Dito sa Acts chapter 12, si Peter ay nakulong dahil sa pananampalataya. No? So yung mga kapatiran, nag-pray sila sa isang bahay. Sabi, Lord God, iligtas mo po si Peter. Pakawalan mo siya sa kulungan ngayon. Makapangyarihan ka, Lord. Alam namin kaya mo siyang pakawalan. So ito ang nangyari. So verse 14. And when she saw
Peter's voice. Habang nagpa-pray sila, si Peter nakawala na pala sa kulungan. Ando na pala sa gate. Kumakatok na pala doon sa gate. At yung isa sa mga kapatiran, chinek yung gate, sabi, parang mayroon tumatawag, sabi, si Peter! Nakita niya si Peter nasa gate. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness. Hindi na pinagbuksan si Peter. Na sobrang excitement, bumalik na doon sa prayer meeting. At ibinalita nang sabi, si Peter na pinagpipray natin nandyan sa labas! Yan ang yung reaction ng mga kapatiran. And they said unto her, thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then they said, it must be his angel. Amen. Can you imagine? Nagpipray sila, napakawalan si Pedro sa kulungan at pinalaya nga ng Panginoon through an angel si Pedro at nandiyan na nga sa gate at nang buksan ng silipin ng isang sister, hindi niya pinabuksan si Peter, masyado siya excited. Sabi niya, nandiyan na si Peter. At sabi ng mga kapatiran na nagpipray na makalaya si Peter, luka-luka ka. Sinasabi mo si Peter nandiyan, inakulong yun. Kung minsan, yung pinagpe-pray natin, hindi natin mapaniwalaan, nangyayari na pala. Hallelujah. Tulungan na awa tayo ng Panginoon. Amen. Sabi, hindi si Peter talaga yun. Sabi niya, hindi, anghel niya yan. Now, ba't ganito ang katuwiran, bakit ganito ang nangyari? Ba't ganito ang sinasabi ng mga Hudyo? Next slide. Some people take this to mean a guardian angel. Dahil si Pedro, alam ng mga Hudyo yung konsepto ng theophany, na si Pedro ay merong katawan na kamukha niya. Diba? Hindi si Pedro yan. Theophany niya yan. Angel niya yan. Eh si Pedro naman talaga yan, di ba? Hindi naman angel ni Pedro yan. Totoo na ako, wala si Pedro. So people take this to mean, in theophany, a guardian angel. Kaya sabi nila, lahat daw ng tao may guardian angel. In a way, scripturally, ito ay totoo. Kasi bawat isa sa atin ay may theophany. Yes. At yung theophany na yon ay angelic body, sabi ni Brother Branham. At ang konsepto ng mga Hudyo, ito yung mga nagbabantay sa atin. Naalala ko nung ako ay 1 year old. Doon sa probinsya namin sa Pangasinan. Naglaro ako dun sa yung bulaklak nung halaman namin sa paso, sa second floor na bintana. Inaabot ko yung 1 year old ako, at pag-abot ko, nahulog yung paso. Kasama akong nahulog yung paso. 15 feet ang taas, konkreto ang pinagsara namin nung paso. Wasak yung paso, at ako ay dinampot ng lolo ko na walang malay. Kaya akala ng mga tao ron ay patay na ako. Pero ang lolo ko, ayaw niyang pumayag na nung naputi niya ako, wala akong malay, pero mahal na mahal ako ng lolo ko, inirush niya ako sa ospital. At halfway papunta sa ospital, natauhan na ako. Pero ayaw pumayag ng lolo ko na hindi ako ma-check. Kailangan ma-check ito, ang taas ng nilaglagan eh, 15 feet. At in-x-ray ako, at nakuha din kagad yung x-ray. Dok, anong sitwasyon ng apo ko? Sabi ng doktor, Mr. Soriano, itong apo nyo, magkakaapo pa kayo sa kanya. Yan, was I was okay. At sabi nila, siguro dahil pinantayan siya ng theophany niya, yung guardian angel niya, no? At bawat isa sa atin, merong theophany.
In a way, ay nagbabantay sa atin yung ating theophany. Pero mamaya maintindihan natin kung ano talaga yung theophany. Pero itong konsepto ng mga Hudyo, Peter had an angel that looked like him. May anghel si Pedro, kung tawagin nila anghel, pero theophany yun. Pero yung theophany, yung angel ni Peter, kamukha niya. Therefore, may imagine ninyo na yung anghel ninyo, kamukha nyo. Amen. Yung anghel ni Brother Mario, kasi guwapo niya. Hindi pwedeng kamukha ko yung anghel niya. Iba yung anghel niya, iba yung anghel ko. Mas guwapo yung anghel ko. Kasi... So the Jews had a concept of people's angel. People have angels that look like them. These are supernatural bodies in which souls of the saved go to in death. So kung saved ka, kilala mo si Lord, tinanggap mo siya bilang sarili mong tagapagligtas, nagsisi ka sa mga kasalanan mo, nagpabaptize ka sa tubig, may siguradong save ka, di ba? At ang mga taong save ay may pupuntahang theophany. Purihin ang Panginoon. Hindi ko lang alam yung hindi save. Kung may nakareserve pang theophany para sa kanila. Siguro meron din, pero hindi ko matawag na theophany yon. There was a quote, kasabi ni Brother Branham, even the unsaved, they have theophanies. Pero ang gusto sabihin lang ni Brother Branham ay meron silang lilipat ng katawan, pero yung katawan yun ay hindi eternal. Because it will perish in hell. Pero yung theophany natin ng mga saved, it is eternal in the heavens. Yan ang sabi ng Bible. Walang pagkasira. Ito ay mananatili magpakailanman. Amen. Therefore, these are supernatural bodies in which souls of the saved go to in death. Theophanies are commonly mistaken for ghosts. Ikinwento si Brother Branham na isang babae na kasagasa ng matanda. At nakita ng babae na tumilapon yung nasagasaan yung matanda doon sa bukid. At natapot yung babae, bumaba siya at hinanap niya yung matanda na nasagasaan niya. Wala siyang nakita. Nireport niya sa polis, hinanap yung mga polis yung matanda, wala silang nakita. And they found out some years ago, 20 years ago, na mayroong matandang nasagasaan pala sa lugar na yun. So ang insinuation ng propeta ng Diyos, that must be a theophany. Hindi totoong physical na katawan yung nabangga ng babae kung hindi theophany yun. At kung minsan napagkakama lang natin itong bulto, nakita mo yung nanay ko nakaupo dyan o sa rocking chair. Theophany pala yung nakita mo. Hindi nakakatapot yun. Assurance yun na yung nanay mo say. Kasi meron siyang theophany na nakita mo. Okay? Iba naman yung nakita mo yung kamukha ng tiyuhin mo, tapos sinahatak yung paa mo. Delikado. Sigaw na. Impersonasyon ng demonyo ito. Yes. Inaya lang yung itsura ng tiyuhin mo. Kayang gawin ng demonyo yan, di ba? Yes. At anong intention para takutin ka? Pero ang theophany, hindi ka tatakutin ito. Kasi sabi ng prophet, yung theophany, logos yun. At yung logos, ang sabi ng logos ay salita ng Diyos yun. Logos is the word of God. Kaya hindi ka pwedeng takutin ng logos. Ang ibibigay sa iyo ng logos ay kapayapaan at pag-ibig at kapanatagan at security at lahat ng mabuting bagay. Yan ang ibibigay mo ng logos. Hallelujah. Okay, sa Matthew chapter 10, chapter 18, verse 10, sabi dito, the Lord Jesus, take heed that you despise not one of these little ones, for I say unto you that in heaven
their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. This now is our representation in heaven. Sabi ni Jesus, huwag yung aapihin ang mga anak ko. Huwag yung aapihin ang bride, ang mga believer. Kasi meron silang representation dun sa langit. Meron silang anghel dun sa langit. Tawag ni Barabam ito, representation sa langit. Para tayong, parang Congress. Ang Congress ay House of Representatives yan, eh, di ba? Yung sa distrito natin, para tayong ma-represent yung mga pangangailangan natin, kailangan sinasabi natin ito sa congressman natin, at yung congressman naman natin, itatakil ito doon sa Congress. Siya magpapahatid ng ating pangangailangan doon sa Congress. Naintindihan nyo? Ngayon, langit ang pinag-uusapan natin dito. Meron tayong representative doon sa langit. At yun ang ating theophany. Ito ang anghel natin ang nandun sa langit. Sabi ba kung aapihin ang mga believers kasi meron silang anghel na laging kausap ng Ama dun sa langit. Purihin ang Panginoon. Amen. Wala palang pwede kumapis sa atin. Meron tayong representative dun sa langit. Kausap palagi ng ating Ama sa langit. Amen. Hallelujah. Mamaya, i-illustrate natin yan. Sabi dito ng prophet sa quote niya, Jehovah Jireh, 1964, sabi niya, and now, we notice, no matter what the others done, how they walked away, those disciples were predestinated. They were ordained to eternal life. Now, no, they could not explain it, but there was something in them, that representation in heaven, a thought that God had of them before the foundation of the world had manifested itself here, and they were connected with God, and there were and God and were sure that was God's promise vindicated, and nothing's going to change it from them. That is real, genuine Christianity. Amen. May mga taong konektado sa Diyos. Amen. Dahil sa theophany. Amen. May mga taong may koneksyon sa Diyos dahil sa theophany. Amen. May mga taong walang theophany. Therefore, walang representation dun sa langit at walang koneksyon sa Diyos. Para may paluwanag ito ng gusto, sa next slide, sabi ni Brother Venom, kinumpare niya yung babaeng Samaritana na nakapangasawa ng anim. Matuming babae ito. At saka yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, kinumpare niya dito. Sabi niya, look at that little woman. See, she had fallen from God's thoughts. She could be redeemed. She was a subject. She had representation in heaven. She turned around and looked at the difference between her and them preachers or priests. Them preachers, when they saw it, why? This man is a fortune teller. They didn't know the word. Here's the comparison now. Yung babae, pinandidirihan ng mga tao sa lipunan. Kaya tanghaling tapat, nag-iigip doon sa balon yung babae kasi doon lang allowed ang mga babaeng prostitute para hindi sabayan ng mga lalaki o sabayan ng mga matimtiman o malilinis na babae. Para ma-identify kagad na maruming babae yan. Kaya tanghaling tapat kung kailan tirik na tirik yung araw at mainit, walang nag-iigib, dun sila pwede mag-iigib. Purihin ang Panginoon. Pero siyang nilapitan ng ating Panginoon sa Kristo. Yes, Lord. Amen. At sinabi sa kumpanya niya, the Lord has an angel that looks like Him. It is a supernatural body where He lives in. From time to time,
He manifests himself through this body. Ang mga theologian define theophany as a temporary manifestation of God. It's a wrong definition, a wrong concept, pati ba sa mga theologians. Because theophany is something eternal. Amen. Sabi ng mga theologians, it's a temporary manifestation of God. Pero sabi ng Bible, ang theophany is eternal body. Eternal in the heavens. Sino paniniwalaan natin? Yung mga theologians o ang Bible? Ang Bible, siyempre. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi ng Genesis chapter 3, verse 8. Pasahin natin, ha? And they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Si Adam at saka si Eve, they heard the voice of God, of the Lord God, walking in the garden. Tanungin ko kayo, nakarinig na ba kayo ng boses na naglalakad? Sagutin nyo, nakarinig na ba kayo ng boses na naglalakad? Pag sinabing naglalakad yung boses, ibig sabihin may paa. Okay? Ano sinasabi ng Bible sa atin? Ang Diyos ay may paa na naglalakad doon sa Garden of Eden nang makita ni Eva at Adan, nagfe-fellowship siya kay Eva at Adan na meron siyang mga paa. Amen. Hindi lang mga paa, kumpletong katawan meron ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kung kaya't nagtapos si Eva at Adan pagkatapos silang subayin ang utos ng ating Panginoon, kaya nakita nila ang Diyos na naglalakad na may paa. Now, ano itong Diyos na ito na naglalakad na may paa? Ito yung theophany yung pinag-uusapan natin kanina pa. Amen. Dahil God is a spirit. Yes. Pero kailangan niyang i-manifest ang sarili niya. Kailangan niya i-confine o ikulong ang sarili niya sa isang katawan. Amen. Kaya itong katawan ito ang nakakausap, nakaka-fellowship ni Adam and Eve bago sila mahulog sa kasalanan. Naintindihan niyo? Amen. Okay. Sa Exodus chapter 3, verse 22 hanggang 23, Moses saw the back part of a man. And it shall come to pass while my glory passeth by that I will put thee in a cliff of the rock and will cover thee with my hand while I pass by. And I will take away my hand and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen. So in other words, nagpakita ang Diyos kay Moses at sa itsura ng likod ng lalaki. Tingnan niyo ako. Kanya na itsura ng Diyos na nakita ni Moses. Okay? May katawan ng taong lalaki. Hallelujah. Dito sa Judges chapter 6, verse 12 to 20, hanggang 22, si Gideon, he saw the angel of the Lord. Sino itong angel of the Lord na napita ni Gideon? Sabi sa verse 12, and the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Verse 22, and when Gideon perceived that he was an angel of the Lord, Gideon said, alas, O Lord God, for because I have seen the angel of the Lord face to face. Natakot si Gideon, akala ni Gideon, mamamatay siya. Kasi ang sabi ng Bible, walang taong makakita sa mukha ng Diyos na mananatiling buhay. Akala ni Gideon, mamamatay siya. Hallelujah. When he saw the angel of God, sino itong angel of the Lord na ito? It was God Himself. Amen? Na napabalutan ng theophany. Nakakaintindihan tayo? Sa Genesis chapter 32, verse 24, si Jacob naman ay nakipagbunok sa anghel. Verse 24, sabi, and Jacob was left alone,
And there wrestled the man with him until the breaking of the day. And when he saw that that he prevailed not against him. Now, listen to this. Ang Diyos ito, the angel of the Lord, the angel of God, was wrestling against Jacob. So verse 25, when he saw, when the angel saw that he prevailed not against him. When the angel saw that he prevailed not against Jacob. Naintindihan niyo ba? He touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And then he said, let me go, for the day break it. And he said, I will not let thee go except thou bless me. Amen. Dapat ganito ang attitude natin kung gusto natin makakuha ng blessing galing sa Diyos. Amen. Amen. Bunuin natin ang Diyos at huwag natin siyang pakawalan hanggat di natin nakukuha yung blessing natin. Amen. Okay, papayag, matapos yung service na ito, at iiwanan kayo ng Diyos na hindi niya natatanggap yung blessing ninyo. Amen. Si Jacob, determinado siya. Hallelujah. Binuno niya ang Diyos. Hallelujah. Nanonood ba kayo ng UFC? Wrestling. Sa UFC, pagka sinakal yung kalaban at yung kalaban ay nag-top out na ganyan, yung sabihin, talo na siya. Si Jacob lang alam ko nakapag-resent sa Diyos, nag-top out ang Lord sa kanya. Yun ang determinasyon, yun ang klaseng determinasyon meron si Jacob. Amen. Hindi kita papakawalan, Lord, hanggang di mo ako binibigyan ng blessing. Hallelujah. At pinakawalan ni Jacob ang Panginoon. Bakit? Natanggap niya na yung blessing niya. Naintindihan natin ang theophany. Ang theophany ay katulad ng tsura ng tao. Kaya hindi tumatanda. Hindi kailangan kumain, hindi kailangan pinom, hindi napapagod. Nahahawakan, nabubuno, nakipagbuno si Jacob, nakita siya ni Gideon, di ba? Hallelujah. Therefore, this is called the angel of the Lord. At dito sa Revelation chapter 10 verse 1, merong scripture dito lang sabi, I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Merong angel, mighty angel, na bumaba mula sa langit at itinungtong niya ang paa niya sa lupa at sa dagat. Are you following me? Amen. Ang angel na ito is no ordinary angel. This is nothing but the Lord Jesus Christ Himself. Amen. 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 Therefore, noong 1963, ay merong anghel na bumaba dito sa ibabaw ng lupa. May hawak siyang aklat na bukas. Sa Revelation 5, merong pangselyo ang aklat na iyon. Pero sa Revelation 10, may kita natin ang bumabang malakas na anghel. Ito ay nakabukas na. Hindi lang iyon. Bukod sa nakabukas na, lumiit pa. Sa Revelation 5, malaki ang libro. Wala naman sinabing maliit na libro. Pero sa Revelation 10, lumiit na. Bakit kaya? Bakit lumiit? Para magkasya sa bibig ni Juan.
Eh kung malaki yun, paano yung susubo? Bago ganito kalaking libro, paano yung susubo yung one? Pag nabuksan na ang pitong tatak ng Biblia, and we're talking about the Bible here, the Word of God. Yes. Amen. The Word of God is so full of mysteries na kahit mga theologians na ilang taon na nag-aral sa Bible school, nagpakadalubasa, hindi pa rin maintindihan. Tatlo pa rin ang Diyos nila. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Yung iba naman dalawa. Yung iba naman 500 ang Diyos nila. Amen? Kung ano-anong binasa, kung ano-anong pinag-aralan, hindi pa rin natuto. Nagkatotong sinabi ni St. Paul, sabi, ever learning, never having to come to the knowledge of truth. Aral ng aral, pero hindi natututo. Yan ang nangyayari sa mga tao ngayon. Ang kailangan na mangyari, bumaba ang malakas na anghel at buksan ang pitong tatak ng aklat na ito at nakikita natin siya na may hawak siyang aklat na maliit. At aklat na maliit na yon na nabuksan na, pwede nang isubo. At sabi ng Biblia, sabi ng anghel, pag sinubo mo, matamis sa bibig, pero pag nilulun mo, papakla sa tiyan. Pag pinag-usapan ninyo ang mensahe, ang sarap pag-usapan ng mensahe, naku, tamis. Alas dos na pa ng madaling araw, kwentuhan pa rin ang kwentuhan tungkol sa mensahe. Di ba? Sarap. O, oh, kita yung mga alas 4:30 na. Nakatunga nga pa rin kayo dyan. Ang sarap pag-usapan ng mensahe, di ba? Pero subukan mong lulunin. Ibig sabihin, ipamuhay mo yung narinig mo. Diyan na darating sa'yo lahat ng klase ng mapait na pagsubok. Pag ipinamuhay mo ang salita ng Diyos, di ba? Purihin ang Panginoon. But thank God, hindi alam ng buong mundo, meron na palang bumabang malakas na anghel. Noong 1963, hallelujah, para buksan ang aklat, para yung aklat na hindi natin maintindihan na sabi ni Sister Lee, di na ba? Lani, sabi ni Sister Lani, ang dami ko nang napuntang religion, pero yung gusto ko maintindihan, hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon. Amen. Ang mga preacher, puro lang kwento, puro lang kwento. Puro kwento, wala namang kwenta. Ina-entertain lang ang mga nakikinig sa kanila. Pero ang laman ng Book of Revelation, hindi in-expound kahit kailan. Salamat tayo sa ating panahon ng bumabang malakas na anghel. Hallelujah! At nagbukas ng pitong tatak ng mahiwagang aklat at ngayon, kaya na nating isubo ang Biblia. Kaya na nating intindihin ang Biblia. Purihin ang Panginoon. By the grace of God. Hallelujah! Hallelujah! Dahil binigyan niya na sa atin ang kapahayagan ng aklat na ito. Next slide. Okay. So Bible terminology, every time you read the expression, the angel of the Lord, it actually means the very person of the Lord or the Lord Himself. Yeah. Yung angel of the Lord, si Lord mismo yun. Yes. Amen. Amen? Kasi yung angel of the Lord, theophany niya yun. Amen. Katawan niya yun na kanyang tinahanan. Parang ikaw, pero Joel, yung katawan mo yan, ikaw yan eh, di ba? Huwag mo sabihin hindi kasi kukurutin kita. Hindi, maray si Baron. Ulitin nga natin. Aray, sabi niya. Okay. It means the very person of the Lord or the Lord Himself. Kaya nga, kinakanta natin yung He is here. Maraming di makaintindi niyan pag kinakanta natin, He is here, hallelujah. He is here, amen. He is here,
sabi ng mga observer, sino yung he? Sino yun? Sino yung nandito? Hindi nila alam. Pero may nangyari noong 1963, pumaba ang mighty angel, which is none other than the Lord Jesus Christ, at pagbaba niya, hindi siya pumalik ulit. Nanatili siya sa piling natin dito sa ibabaw ng lupa. Amen? At mananatili siya hanggang sa araw ng ating body change, ng ating pag-alis. We're waiting for His glorified body to come, but His theophany has already descended to earth to open the seals. That's the mystery. Amen? Meron ba tayong inaantay na rapture? Meron. Pero bumaba na ba si Lord? Bumaba na siya. Amen. Binuksan na ang mga tatak. Otherwise, hindi natin maintindihan ang Book of Revelation. Hindi natin maintindihan ang preaching na ito kung hindi pa bumaba si Lord. The angel of Exodus, Exodus chapter 23, verse 20. Next. Yeah. Sabi ng Diyos kay Moses, "Behold, I sent an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into a place where I have to bring thee into the place where which I have prepared." Itong sabi ng Diyos kay Moses, "I will send my angel before thee." Next. The angel, the Hebrew word used in this scripture is malach, meaning messenger or representative, a messenger, an angel, a theophanic angel. Yung pala ang ibig sabihin nito. Exodus chapter 23 verse 21. Sabi ng Diyos kay Moses, "Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him." Look at this angel. Hindi ito karaniwang anghel. Sabi ng Diyos, ikakabit ko ang pangalan ko sa kanya. Hallelujah. At sabi ng Diyos, hindi niya patatawarin ang kasalanan ninyo. "But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies and an adversary unto thine adversaries." Pag pinakinggan nyo ang tinig ng anghel na ito, ang kalaban nyo, kalaban ko na rin. Hallelujah. Amen. Hindi kayo pwedeng apihin ng kahit na sino. Now, who is this angel? Only God can forgive sins. Remember this. Luke chapter 7, verse 48 and 49. "And he said unto her, thy sins are forgiven. And they said, that sat at meat with him, began to say within themselves, who is this that forgiveth sins also?" Si Jesus ang nagsalita dito. Sabi niya sa babae, "I have now forgiven your sins." At sabi ng mga chismoso, sino to nagpapatawad ng kasalanan? Alam natin na isa lang ang nagpapatawad ng kasalanan, pero sino itong Herodes na ito nagpapatawad din ng kasalanan? Hallelujah. Hindi na alam na si Jesus may karapatan na magpatawad din sa ibabaw ng lupa ng kasalanan. Amen. Dahil si Jesus ay Diyos. Amen. At Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan, walang iba. Amen. At yung anghel na yon ang sabi, ang anghel na yon ay patatawarin niya ang iyong kasalanan o hindi niya patatawarin ang iyong kasalanan. Sino lang ba ang hindi pwede magpatawad o nakapagpatawad ng kasalanan? Ang Diyos lang ang pwede magpatawad ng kasalanan. Therefore, that angel is no ordinary angel. That angel of the Lord is the Lord Himself. Amen. Mark chapter 2 verse 7. "Who does this man thus speak? Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only?" Ito paniwala ng mga leaders. Diyos lang nakapagpatawad sa mga kasalanan. Therefore, that angel of the Lord was the Lord Himself. Genesis chapter 24, verse 7. This is the angel that led Eliezer. "The Lord God of heaven, which took me from my father's house and from the land of my kindred, and which spake unto me and swear unto me, saying unto thy seed, will I give this land
He shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. Ah, kaya pala natuntun ni Eliezer si Rebecca. Dahil meron pala siyang guide. Sino yung guide niya? The angel of the Lord. Yung din guide ni Moses, ang guide ni Eliezer. Hallelujah. Kaya natuntun niya si Rebecca. Purihin ang Panginoon. I have good news for you. Yung guide ni Moses at guide ni Eliezer ay siya rin guide natin. Amen. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 5 verse 5. One of the elders said unto me, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. Now, as a background, doon sa mga baguhan, nakita ni St. John yung mystery book, seven seal mystery book. Kailangan mabuksan yun kasi kailangan niya makita yung pangalan niya. Kailangan niya makita ang pangalan nating lahat. Dahil kung hindi mabubuksan ang aklat, mapapahamak tayong lahat, mapapahamak si John. Kaya si John, ang sabi ng Bible, John wept bitterly. Nang makita niya na sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay walang karapat-dapat na magbukas ng aklat, John wept. Hallelujah. Habang umiyak siya, sabi dito, one of the elders said unto me, weep not, behold the Lion of the tribe of Judah, the Root of David hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. Huwag kang umiyak, John! Dahil ang leon ng angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nanagumpay upang buksan ng aklat. Hallelujah. At sino ba itong leon ng angkan ni Huda? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang leon ng angkan ni Huda. Amen. Therefore, merong isang karapat-dapat na magbukas ng aklat. Hallelujah. At si Juan na dating umiiyak, ngayon ay sumigaw ng papuri sa Diyos. Napakalakas ng kanyang sigaw. And so much that nalulod niya yung sigaw ng mga anghel. Natabunan ang sigaw ni Juan. Ang papuri ni Juan, ang papuri ng mga anghel sa langit. Hallelujah. Hallelujah. So John chapter 1 verse 1 to 3. The theophany is the Logos or the Word of God. How many can say amen to that? Amen. In the beginning was the theophany, and the theophany was with God, and the theophany was God. Can you say amen? Amen. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him that was not anything made that was made. In other words, everything was created by the Word, amen. By the theophany. Okay, meron tinatawag si Brother Van na King Theophany. Who is his Melchizedek? Sabi ni Barbara, now, since he has come in the flesh and received his body up in Revelation 21 verse 16, he is called the King of Kings. He is all three of them together. See, King God, King Theophany, King Jesus. He is the King of Kings. It's all met just like soul, body, and spirit all comes to make one. Tawag ni Brother Branham kay Jesus ay King Theophany. Meron akong papel dito. Kung ito si King Theophany, and Theophany is the form of God. Alright? Ipirap-pirasuhin ko itong Theophany. Yung iba napunta sa Isabela, yung iba nasa Bisaya. Iba na sa Mindanao. Iba na sa Manila. Iba na sa Ifugao. Iba na sa Arizona. Iba na sa Taytay. Iba na sa Taytay. Iba na sa inahati-hati ko at naging maliliit na Theophany. Amen. Yung maliliit na Theophany, pag pinagsama-sama yan, Theophany, ang mabubuo ay King Theophany. Amen. 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 Yes.
flames of fire sa atin sa ulo natin. Amen. Amen. Can you feel it? Amen. You actually feel the presence of God here right now. Amen. Amen. Yung tongues of fire, nag-umpisa yan ng Day of Pentecost. Right, right. Yung tongues of fire, nag-umpisa yan sa pillar of fire. Malaking apoy na divide sa ulunan ng mga mananampalataya. Bawat isa mayroong tongues of fire. Amen. Anong gusto ko sabihin? Yung tongues of fire na yun, sabi ni Barba, yung little lick of fire na nasa bawat isa sa inyo, pag pinagsama-sama yan, it will form the pillar of fire. Amen. Lord. Amen. Oh, my God. King Theophany. Amen. Thank you, Jesus. Ngayon, pag-usapan natin, sino kaya yung elder na nagsalita kay John? Sabi, John, huwag kang umiyak. Sorry. Kalimutan ko, kailangan natin ng mic. John, huwag kang umiyak. Sino kaya yung elder na yun? Sabi ng Biblia, one of the elders. Sino kaya yun? Matutuklasan natin mamaya. Dito sa John chapter 20 verse 22 at marami pang scripture na katulad nito, hindi na natin isa-isayin, sabi dito, and then she ran it and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved. Actually si John ito, the disciple whom Jesus loved. Diba? Pero ganito talaga ang stand ni John. Susulat siya ng libro, tapos hindi niya babanggitin yung pangalan niya. Hindi kagaya ng ibang preacher, susulat ng libro, mas malaki pa yung pangalan ng aking Lord Jesus. Ito ang characteristic, ito ang character ni John. And John types the bride. Yeah. Si John gusto niya lagi siyang anonymous. Hindi niya sinabi yung pangalan niya. Ang sabi niya lang, the disciple whom Jesus loved. Ayoko matamyag yung pangalan ko. Well, that means nothing. I just want to be known as the disciple whom Jesus loves. Because that's the bride of Christ. Amen? So John 21 verse 7, therefore the disciple whom Jesus loved said unto Peter. Hindi. Madali naman sabihin ng ni John, and then John said to Peter. Dali nun, di ba? Ibang sinabi niya pa, then the disciple whom Jesus loved said to Peter. Eh, siya rin naman tinutukoy, no? Why? Gusto niya maging nameless. Ayaw niya ng pasikat. Eh, kinig ba kayo? Ayaw niya ng mga Kristiyanong epal. Sorry for the term, pero yan ang ginagamit ng mga kabataan ngayon sa epal. Pag sinasabing epal, mapapel. Kung sila may papel sila palagi, kung sila bida sila palagi. Gusto nila, binabagit yung pangalan nila ni pastor palagi sa church. Gusto nila, nakalista yung pangalan nila, tsaka yung donation nila sa simbahan kung magkano. That's human nature. Amen. But that's not John's character. Amen. John's character is Christ-like. Amen. Ayaw niyang, hanggat maaari, sabi ni Jesus, pag may ginawa ang kaliwa, huwag na dapat malaman ang kanan. Diba? Eh, magbibigay ka ng konting halaga, bibroadcast mo na. Ipinost mo na kagad sa Facebook. Dapat kung meron kayong gagawin para sa Panginoon, huwag nang malaman ng kahit kasi kayong talawa na lang ng Panginoon nakakaya. Amen. Kaya itong style ni John, hindi siya nagpapakilala. Marami pang scripture, hindi na natin babasahin. Baka uubos ang oras natin. Now, who is this Melchizedek? Hearing from your theophany. Page down. Yan. Hearing from your theophany. Who is this Melchizedek, 1965? Itong sabi ni Barbaran. And then after you recognized the very word of God was eagle food, then you left the other thing. You've been
you then been formed into the living image of the living God. You heard from your theophany. If this earthly body be dissolved, we have one waiting. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, ang tinutukoy niya dito ay ang mensahe ng panahon. Sa sandaling marinig mo ang mensahe, ang tinig ng Diyos sa ating panahon, at na-recognize mo, ito pala ang pagkain ng agila. Matagal na akong kain ng growing mass. Pellet yung kinakain ko, bulati yung kinakain ko, kinakalikay ko. Akala ko manok ako. Pero nang marinig ko ang mensahe sa panahon, naintindihan ko ito pala ang pagkain ng agila. Hallelujah. Sabi ng propeta ng Diyos, you left that other thing. Hallelujah. Iniwanan mo na yung dating diet mo. Hallelujah. I don't care kung yan, intermittent fasting o ketogenic diet. I don't care what it is. Iniwanan mo na yung diet mo. Yes. Dahil na-recognize mo na ito palang mensahe ng panahon, ito ang pagkain ng agila. Amen. Ano nangyari sa'yo? You heard from your theophany. Narinig mo yung theophany mo, tumatawag sa iyo. Amen. Amen. And yung representation mo dun sa langit, tinatawag ka. Amen. Ano yung representation yun? That's the Logos, the Word of God. Amen. You are part of the Word of God. Kayo yung mga pirapiraso, hallelujah, na nakakalat ngayon sa buong mundo, na sa uling mga araw, tinitipo na ngayon ng Diyos ang mga theophany nito. Kaya hindi tayo magkakakilala, iba-ibang background natin, iba-ibang religion natin, pero ngayon magkaka-fellowship tayo dito sa ilalim ng banner ng message of the hour. Purihin ang Panginoon. Because we heard from our theophany. Hallelujah. Hallelujah. Proof. Sabi ni Barbara, Revelation chapter 4, paragraph 2. Sabi niya, tungkol sa 24 elders. Sabi niya, how many were they? How many was they? 24 elders. Is that right? Oh my. Who was the 12 apostles and the 12 tribes of Israel, the 12 patriarchs? Sino daw yung 24 elders? The 12 patriarchs, 12 elders of Israel, and the 12 apostles. Hindi ba si John apostle din? Ano ibig sabihin nun? One of the elder spoke to him and said, weep not, John. Eto si John, may nagsasalita sa likod na isa sa mga elder. Sabi, huwag kang umiyak, one. Hallelujah. Because the lion of the tribe of Judah, he has prevailed. Sino nagsasalita sa likod? Si John. Yes. Si John, nangungusap kay John. Yes. Hallelujah. Amen. Si John ang umusap sa kanya yung kanyang theophany. Hallelujah. Oh ma, yan ang nangyari sa atin. Kaya kahit anong mangyari, hindi natin matalikuran itong mensaheng ito. Kahit anong pagsubok ito natin sa atin. Kahit anong persecution, siguro kahit si Presidente Duterte ang mag-utos ay pakulong tayong lahat, hindi natin pwedeng talikuran ang mensaheng ito dahil kabahagi natin ang mensaheng ito. This message is the Word of God, and we are a part of this Word. Amen. Hallelujah. Ang makinig natin ang mensahe na patunayan natin ito ng totoo, we actually simply heard from our theophany. Amen. O tina lang. Mga 30 minutes na lang. Kaya iba. Mamadaliin natin. We bypass our theophany. Who is this Melchizedek? 1965. Now, the difference between him and you as a son, see, he was at the beginning the Word and Morphe body. He came in and dwelt in that person of Melchizedek. And then later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Ah, yun pala yun. Si Melchizedek, siya pala si Jesus Christ. Amen. Can you say amen? Amen. Hallelujah.
Because he became Jesus Christ. Melchizedek was the high priest, was the priest, but he became Jesus Christ. Now, you bypass that, because in that form, he knows all things. And you have never have been able to know that yet. You come like Adam, like me, you became from attribute to flesh to be tempted. Papaliwanag natin ito mamaya. But when this life is finished here, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. That is where we go. That is the Word. Where do we go? We go to the Word. Amen. And then we can look back and see what we've done. Now we don't understand it. We have never become the Word. We've just become flesh man, not the Word. Hallelujah. And look clearly. Makes it clear when you will never, that you will never be the Word unless you was a thought at the beginning. That proves the predestination of God. See, you cannot be the Word unless you are a thought. You had to be the thinking first. But you see, in order to stand temptation, you had to bypass the theophany and you had to come down here in the flesh to be tempted by sin. All that the Father has given me will come to me, and I will raise him up in the last days. See, you had to be first. Before the foundation of the world, his name is put on the Lamb's Book of Life. Then from that, he become the Word, the theophany, that could appear, disappear, and then become flesh and return back again, resurrected that same body in a glorified condition. But you bypass the theophany and become flesh man to be tempted by sin. Amen. And then if this earthly tabernacle is dissolved, we have one that's already waiting. We have not yet these bodies, but look, when this body receives the Spirit of God, the immortal life inside of you, it throws this body in subjection to God. Hallelujah. Amen. Amen. Glory. Ganito tayo nabitaw din sa ibabaw ng lupa. We came as an attribute. Galing tayo sa isip ng Diyos. Attribute, which is actually the soul of man. Okay? Tapos, si Lord Jesus, attribute din siya, di ba? Because he was the Son of God. But then, out of him came the Logos. At itong Logos, it became the body of God. Kaya ginawa ni Jesus, tumira siya sa theophany. Okay? At yung theophany, sabi ng Biblia, later it became flesh. Tumira siya sa flesh. Nakita niyo? Soul, body, theophany, flesh, human body. Okay? Now, In this form of theophany, because theophany is the Word, the Logos, you know all things. Jesus had to know all things in this form. Therefore, kahit anong taya nang ibigay mo kay Jesus, hindi siya mahuhulog sa kasalanan. Bakit? Alam niya ang lahat ng bagay in this form. Theophany. Ano nangyari sa atin? Ang nangyari sa atin, tayo anak din ng Diyos. Nahulog na anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, galing tayo sa isipan ng Diyos, hindi ba? Pero sabi ng prophet, we bypass our theophany. Ang Diyos,
kumuha din siya ng theophany para sa atin. May theophany si Jesus, di ba? So may theophany rin tayo. But we bypass our theophany. Hindi kagaya ni Jesus, dinaanan niya yung theophany niya bago niya nanahan sa laman. Tayo, hindi ganun na nangyari. We bypass our theophany and went directly to flesh. Kaya nakulog. Bypass our theophany and went directly to flesh. Yes. Okay. So nandito tayo sa ibabo ng lupa, pero yung representation natin ng nandun sa lahat. Amen. What is this representation? This is the word body. Amen. This is the logos that came from God. Pag alis natin dito at namatay tayo dito, iwan na natin ang katulupan natin at dilipat tayo sa bago. Amen. Hallelujah. Nakakiting na talaga ito. Okay, ilang slide na lang. Jesus and us. Jesus Christ came from being an attribute soul to theophany to human flesh. Adam and the believer, tayo, Adam and the believer came from being an attribute soul to human flesh directly. They both came in a body of flesh to be tempted by sin. Okay, what's the difference? Jesus, knowing all things, overcame. Adam, with his limited knowledge, fell. We too fell. But we have always felt a tug in the inside that calls us to a better life. Meron mong mahatak sa atin kung ano, sa kalooban natin. Hindi natin maintindihan kung ano yun, pero inahatak tayo. It's calling us to a better life. Hindi tayo kontento sa nangyayari sa buhay natin. May gusto tayong mangyaring mas maganda. Jesus did not bypass his theophany. But we bypass our theophany. But we will soon be reunited to it, right? The tug within us. Sabi ni Brother Branham, he done had something moving in his heart. If you ever get it moving in your heart, you won't care who tries to stop you. That's right. If God begins to tug at your heart and you begin to move with that tug, there ain't nothing in the world that's in hell going to hold you down. You are going anyhow. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ni Barman, all that the Father has given me will come. And no man can come except my Father draws him. So there you are. Do you feel a tug at your heart? I'm asking you as a Christian brother. If it is, raise your hand, raise your feet, raise to your feet and say, I want you to pray for me, Brother Brandon. The soul connects with your theophany. Your soul is yearning. You are not in your right place. You are groaning and waiting for the redemption of your body. Amen. Hallelujah. What a promise. What an absolute that it is to believe in Christ. To have my heart say amen to every word in his book. Amen. 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 Logos is the word of God. Amen. Theophany is the Logos. And you can never say no, you can never deny any part of the Word of God if you are part of the Word of God. Yeah. Hallelujah. How can you deny the Word of God? You've got to be born, regenerated, baptized with the Holy Ghost into Jesus Christ, quickened to every word. Your spirit in you will punctuate amen to every word of the Bible. Amen. Oh my, hallelujah. Christ in you, all, and it's Christ that God looks at, and not you. Andito tayo, dumiretso tayo sa katulungan natin. Habang nagkakamali tayo, ano yung tisod natin?
Panay ang kapalpakan natin dito sa ibabaw ng lupa. Sabi ni Barbara, God is not looking at you. Hallelujah. He looks at the field. Ito maraming imperfection. Maraming pagkakamaling nagagawa. But the word is always perfect. Amen. Amen. We can only be perfected in Christ. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. And it's Christ that God looks at. Not you. It's Christ. So if there is no fault in Him, how can there be fault? How can He find fault when you are dead and your life is hid in Christ through God, sealed with the Holy Ghost? They that are born of God does not commit sin, or he cannot sin. How can he sin when a perfect sacrifice is laying in his place? God never looks at me. He looks at Christ. Christ is the Word. Hallelujah. And he cannot lose me. Now, if I love Christ, I will live with him. He never brought me in lest he know. If God saved me today, knowing that he was going to lose me 6 weeks from today, he's defeating his own purpose. Right. He don't even know the future then. If he saved me knowing what he want to save me for, knowing he's going to lose me. God doesn't do things and then take it back and too weak to keep his promise. When he saved you, it is for time and eternity. Amen. And you, the way you look, or who you are, or what your name is, what God is thinking before the foundation of the world. And Jesus came not to save the whole thing. He wanted to, but he came to redeem, bring back them that was in his thoughts before the beginning. That's the reason he was the Word made flesh. God was in Christ reconciling the world to himself. The Word, God's thinking of how he would do it. He expressed himself in Jesus Christ. It was God becoming material. Amen. The fleshly body is subject to the theophany. Last slide na ito. Tumayo tayong lahat. Sabi ni Barbel, we are carnal and that part must perish. But then inside, we are a spirit. We are a spirit man, soul inside. And that's faith in God's word. Then we bring our outside body under subjection to the word by faith, by accepting what God said. Amen. Ito tayo. Ito ang word. Ano nangyayari pagkatapos natin maborn again? We bring this body under the subjection of the word. Amen. Kung ano lang ang ginagawa sa atin ng word, yun lang ay kikilos natin dito sa ibang pangyayari. Don't think about your mistakes. Don't think about your weaknesses. Kasi hindi ikaw ang tinitingnan ni Lord in si Baba ng lupa. Ang tinitingnan ay yung representative mo. Yung representation mo sa langit. God is looking at Christ. Amen. There is no imperfection in Christ. Aren't you thankful? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Iliwanag mo sa amin kung sino kami, Panginoon. Hindi kami mga karaniwang tao. Special kami dahil idiniposito mo ang attribute mo, ang pinhi mo sa bawat isa sa amin. Na nang marinig namin ang iyong salita, this seed came to life. It got quickened. At ito ang dahilan, Panginoon, kung bakit merong pwersa kami sa kalooban namin na hindi namin malabanan, hindi namin magawang magrebelde laban sa pwersa ito because it is the Word of God trying to control our life. We try to control our lives, but we are a failure, Lord. Only you, only the Word
can control our lives. At Panginoon, dinadalangin ko ang bawat isang narito ngayon. Sana na-realize sila, Panginoon, ang kaharian aming kinabibilangan. Hindi kami kabilang sa kaharian sa gobyerno ng Hong Kong, sa gobyerno ng Pilipinas o ng Amerika. Kabilang kami sa kaharian ng langit. Amen. Hallelujah. Merong mga batas na umiiral, Panginoon, na hindi namin pwedeng i-deny, hindi namin pwedeng suwayin, Panginoon, dahil kami ay bahagi ng salitang ito na umiiral ngayon sa lahat ng kapamilya mo, sa lahat ng mga taong isinilang ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at pagpalain mo lahat ng mga kapatiran namin, ang mga trabaho nila, i-bless mo ang mga employer nila, Lord Jesus. Hallelujah. Ang sabi nila, hindi masyadong malamig ang Chinese New Year, kaya hindi swerte ang Chinese New Year na ito. Pero hindi kami naniniwala sa tradisyon ng tao. Kung nasa ng iyong mga anak, nandun palagi ang blessing, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, pati na rin ang mga mahal nila sa buhay. Hallelujah. Ang kanilang mga kaibigan, lahat na mahalaga sa puso nila, lahat na mga pangarap nila, Panginoon, tuparin mo, nawalin sa ibaba ng tupa, habang naghihintay kami sa araw ng iyong pagbabalik. Bless mo rin, Lord, si ang mag-asawang Brother Mario, Sister Josephine, si Brother Luke at Sister Gemma, Lord, si Brother Joel, Lord Jesus, na naging kabahagi ng aming camp meeting sa Chinese New Year na ito. Maraming salamat sa iyo, Lord Jesus. Pinupuri ka namin ngayon at magpakailanman sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Hallelujah. Amen. God bless you. Tapos na ang aming gawain. Pinidiscuss ko na ang bawat isa in the name of the Lord.